So ito, kabalit ko may sobrang dry. Grabe, sobra. Kaya sinubukan ko ulit gamitin yung Vaseline gaya ng sabi niya Just Me and You in Florida, USA. Sabi niya Vaseline lang. Oh, kasi dati nagba-Vaseline ako. Hindi may epekto. Yung wala talaga kasi nga araw-araw. Hanggat maaari, hugas ka ng hugas ng kamay. Anyway, ngayon, nag-Vaseline ako ulit. Pero binalot ko ngayon. Bumili ako ng gloves, tawag dito. So anyway, yan ang suot ko, naka-gloves. Baka sakali. At saka hindi ako masyado nagbabasa ng kamay ngayon. Anyway, yung title ko, WAG. So ano ibig sabihin? Marami. Yung dapat nirerespeto natin yung mga tao na kaibigan, kamag-anak, you know, kapatid, kahit sino, pag sinabing huwag mong gawin yan, with a nice explanation, intindihin natin, di ba? Hindi yung ipipilit natin. Meron iba kasi matigas talaga ang ulo. Sinabi ng huwag mong gagawin, ginagawa mo pa rin. Kailan tayo makikinig sa huwag? Minsan matigas ang ulo natin eh. Sinabi ng huwag, gagawin mo pa rin. Aba eh, mag-isip tayo mabuti. Marami nag-a-advise minsan, di ba? Ay, huwag yan, huwag mong gawin yan kasi hindi maganda lalabasan yan. Yung mga ganun, hindi natin iniintindi. Kailangan intindi natin kung ano yung rason nila. Kasi mayroong purpose yun kung bakit sila ginamit ng Diyos para sabihin sa yung huwag. You know, ako talaga, sa totoo lang ngayon, hindi ako perpekto, pero nakikinig na ako sa Diyos talaga. Mararamdaman mo yun eh, na alanganin yung uneasy yung feeling. Kaya pag may narinig ka ng sabing huwag mo nang ituloy. Dahil nga, pagka tinuloy mo, pwedeng maraming masamang mangyayari. Di ba? Kasi minsan tayo, hindi natin pinapansin yung salitang huwag. Basta gusto natin gawin, gagawin natin. Kung tutusin, kahit alam natin na mali, gagawin pa rin natin. Mga bata, makinig kayo sa akin, may dahilan ng mga magulang ninyo kung bakit nila sinasabing huwag. Tayo namang mga magulang, dapat matuto rin tayong mag-explain kung bakit huwag. Di ba? Kasi ang mga bata, lalo na ngayon ang panahon, masyado nang matalino ang mga bata ngayon. Kung hindi mo ipapaliwanag sa kanila ng maayos kung bakit mo sinabing huwag, hindi nila maiintindihan ang dahilan kung bakit sinabi mo huwag. Dapat lagi yan may explanation. Ito naman, sa mga kriminal, sa mga walang budhi, nagmamakaawa ang isang tao na inaalipin ninyo, wag naman po, wag naman po ninyo gawin yan. Wala kayong awa. Minsan yung iba, patayin na lang nila. Yeah. Marami to. Yung konsensya nyo, mahiya kayo. Matakot kayo sa Diyos, hindi nyo lang alam, pinanunood kayo ng Diyos tuwing meron kayong ginagawang masama. Lahat tayo, nalulungkot ang Diyos pag meron tayong ginagawang masama. Nalulungkot siya kasi hindi tayo nakikinig. Nalulungkot siya kasi gusto lang natin gawin kung anong gusto lang natin. Hindi natin iniisip yung kahihinatnan ng mga gagawin natin. Ito, kaya ako to ginawang topic kasi yung huwag. Di ba madalas, huwag mong gagawin yan, masama yan, huwag mong gagawin, huwag. Hindi natin iniintindi. Parang baliwala. Hindi tayo nakikinig. Kailangan maging ayusin natin ang isip natin, ano? Ba't niya kaya sinabing huwag? Mag-isip tayo. Gamitin natin ang ulo natin. At saka magdasal tayo palagi. 1 minute prayer lang. Lord, tulungan mo ko. Sandali lang, kain-kain mo sabihin, Lord, tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng kalinawan, kaliwanagan sa utak ko. Kung ano tong, ako ganyan eh. Hindi pwedeng
ayoko talaga na puputok ako. Sa totoo lang, nag-iingat na ako ngayon. Kasi pangit ang mga nagiging resulta pagka nangibabaw yung galit mo. Pinipigil ko talaga. Sa totoo lang ako. Maraming situations dito kay Lola na mahirap, pero pinipigil ko talaga at nagdadasal lang ako, Lord, naku, tulungan mo ako, eto na naman si Lola, ginagalit na naman ako, yung mga ganun. Talagang siya nagbibigay ng kalakasan sa akin at pagpipigil. Yan, isa pa, wala tayong pagpipigil sa sarili. Hindi na natin iniisip kung anong mga resulta ng mali nating gagawin. Kaya matuto tayo, makinig. Pag sinabing wag, man-man, isipin mo mabuti. Ikaw mismo mag-isip. Ano nga ba magiging resulta kung gagawin mo? Tsaka bakit nila sinabi, wag mong gagawin? Bigyan natin ng halaga yung sinabing wag. Meron yung mga explanations na kailangan intindi natin mabuti. Kasi hindi tayo mapapasama kung pag-aaralan natin mabuti kung bakit ang advice wag mong gagawin. You know, maraming karugtong ang wag eh. Sa totoo lang. Kaya alam tayo kasi parang binabaliwala nga natin. Ano tayo eh? Matigas ang ulo natin. At tapos pag nangyari na, may mangyari na hindi maganda, ba't hindi ako nakinig sa kanya? Pinipigilan niya ako. Sinabi niya sa akin, wag kong gagawin. Ginawa ko pa rin. Ano nangyari? Sa totoo lang, ako, tumatanda na akong ganito. Pero lalong pinapalawak ng Diyos ang kaisipan ko. Kaya ang dami kong topics. Marami akong naiisip na pwedeng i-share. Ito, awareness lang yun sa akin eh. Kasi kung minsan wala naman eh, hindi naman natin pinapansin yan eh. Kumbaga tayo, bara-bara, banat, kaya banat lang. Hindi tayo nag-iingat. Kaya mag-ingat tayo. Tanda ninyo. Pag sinabing wag, pag-aralan ninyo, bakit wag? Ano ang negative na epekto pag ginawa mo pa rin? Ano ang magiging maganda, magandang resulta pag kasumunod ka, pag pinakinggan mo, pag-aralan mong mabuti? Kailangan tayo, bigyan natin ng pansin yan eh. Kasi tayo, bara ke bara lang eh. You know, dati ganyan ako. Gumugulo lalong buhay ko. Pag hindi ako nakikinig, hindi ko kinoconsider ang mga advice. Talagang, ano, hindi maganda ang nagiging resulta. Kaya ako naman sa mga anak ko, ini-explain ko sa kanila kung bakit wag. Kailangan maintindihan nila eh kung bakit mo sila pinagbabawalan, bakit sinasabi mo huwag mo itong gawin. Ano ang explanation mong maganda na maiintindihan ng mga anak natin? Yung ganon. Kaya pag in-explain ko na yan sa kanila, pag-isipan mo. Pinibigyan ko sila ng time mag-isip. O, tapos bigla, babalikan ako ng anak ko. Let's say, panganay or yung bunso. Sasabihin niya, mga katama ka. Kasi yung kaklase ko, ganito, ganito. So, may nakita sila. May nakita silang situation ng noon sa kaibigan nila, kaklase nila. Kaya, naisip nila na talagang tama ang sinabi ko na wag. You know, ako sa totoo lang mga anak ko, hindi ako nagkulang sa advice dyan sa mga anak ko. Hindi ko sila papayagan na mapasama sila. Anak ko yan, kahit nasa malayong lugar ako, hindi ko pababayaan ang mga anak ko na binibigyan ng gabay, paalala. You know? Yun lang ang kaya ko ibigay at pagsustento. Yung pera, hindi importante yan. Ang importante, mabuting ugali ng mga anak ko. Pero tingnan nyo, kahit anong hirap na dinahanan namin, hindi kami nagpaka, kahit na nandito ko sa Amerika, hindi nag-inarte mga anak ko. Ang priority namin, survival. Maayos yung tirahan nila. Meron silang kakainin, may pambayad sila sa kuryente, sa tubig, na hindi sila palalayasin ang kasera nila. Yun ang aming pinokus. Yung kaginawaan, dahan-dahan dumarating yun eh. Lalo na kung
marunong kang mag-ipon, marunong kang, you know, mag-budget, hindi yung bili-kibili lang, yung mga ganun. Kami kasi, hindi namin talaga kinukonsider yung mga magagandang gamit. Hindi, hindi kami ganun. Simple lang kami, talagang simple. Priority, meron kaming refrigerator, meron lutuan, di ba? Yung tubig, at least yung meron silang tawag dito, purifier. Mga priority yun. Mga electric fan, meron ilang electric fan. Tapos yung ibang gamit namin, binigay lang sa amin, pero inalagaan ng mga anak ko. Marami kaming gamit na binigay sa amin, pero mga anak ko maingat. Kasi ayaw nga nila bibili na eh. Ayaw na nilang gagastos pa. Dahil maayos naman eh, binibigyan namin ng halaga yung mga pinasa sa amin. Kasi lalo na maayos pa naman. Hindi kami maarte. Walang arte sa amin. Pero syempre, yung refrigerator, importante yun. Yung priority yun. Yung lutuan, importante yun. Electric pan, kailangan kasi mainit, ganyan. E yung aircon namin, meron kaming aircon. Bigay lang yun sa amin. Hindi kami bumili. Wala kami binibiling mamahali na gamit. Simple lang kami, pero yung pagbigay ng Panginoon sa amin, dahan-dahan na nare-retain namin. Hindi nawawala kasi iniingatan namin. Anyway, mga anak, mga apo, nagsishare lang ako. Eh, ito kasi mga na-experience ko din ito na matuto tayong makinig sa wag. Kaya mga anak, mga apo, mga bata lalo na, makinig kayo pag sinabi ng magulang na wag. Alamin ninyo kung bakit at intindihin niyo mabuti kung masama ba o mabuti ang kahihinatnan. Kaya huwag kayong magagalit sa mga nanay ninyo o tatay ninyo. At kayo naman mga tatay at nanay, ipaliwanag ninyong mabuti sa mga anak ninyo kung bakit kayo nagsasabi ng wag. Paintindi niyong mabuti. May maganda kayong mga examples. Marami kayong makikitang examples sa nangyayari sa mundo na kailangan ipaliwanag ninyo. Alam naman ninyo ang mga nangyayari dyan. Yung mga bata na bibiktima. Eh, huwag natin pabayaan mabibiktima yung mga bata. Kaya, kailangan matuto tayong magpaliwanag kung bakit natin sinasabi sa mga anak natin. Huwag. Okay? Be kind to one another. Be a blessing to one another. At magdasal kayo kahit 1 minute prayer lang sa umaga, 1 minute prayer lang sa gabi. Pag nasanay kayo, nakausap ninyo ang Diyos, kahit anong oras sa buong araw na gising kayo, kausapin niyo siya. Hindi niyo kailangan lumuhod, hindi niyo kailangan magtago kung saan, kahit naglalakad ka, may ginagawa ka, magdasal ka. Dahil nakikinig lagi ang Diyos, napapanood niya tayo, at gusto niya hindi tayo mapapasama. Kaya makinig tayo, makiramdam tayo sa gusto ng Panginoon, kabutihan. God bless us all and be safe. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Teki, ang aking besti. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang.